Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Elmo. Taong 1988, Mambusaw, Capiz. Itong mga panahong ito, nagtatrabaho sa isang pandayan itong si Elmo. Katuwang siya ng kanyang tsuhing si Bencho sa lahat ng mga trabaho dito. At araw-araw ay napakarami nilang ginagawa dahil napakasikat ng kanilang mga obra. Kilala kasi ang kanyang tsuhin bilang isang magaling na panday sa kanilang lugar. Kaya naman napakarami ang bumibili ng kanilang mga gawa. Mula sa kagamitang pangsaka kagaya ng asarol, garab, sangot at lipya ng araro o yung pinakatalim ay napakapulido. Ngunit ang pinaka-espesyal ng tsuhin niya ay ang paggawa ng isang uri ng sandatang kung tawagin ay lugod. Isa itong patalim na karaniwang humahaba ng 8 hanggang 14 na pulgada at nakayuko ang talim nito na may matulis na dulo. Ito ang karaniwang bitbit ng mga tao sa kanila noong mga panahong yon dahil napakainam nitong gamitin sa pagtatanggol sa sarili. Malamang ay nagtataka kayo kung bakit kailangang may sukbit na patalim ang mga kalalakihan sa kanilang lugar. Ito ay sa kadahilan ng napakaraming mga aswang ang naglipa na doon. At nung mga panahong yon, walang linggo ang lumilipas nang walang napapabalitang may pinatay na aswang. Bilang katuwang ng isang panday, ay maraming natutunang trabaho si Elmo. Isa na nga dito ay ang paghubog ng talim ng itak at iba pang patalim. Minsan isang araw ay nagpa siya ang tsuhin niyang magpahinga sa paggawa dahil may lalakarin itong mahalaga. Naiwan naman sa pandayan ng binata at sa kabila ng bili ng tsuhin na pansamantalang isara ang pandayan, ay itinuloy ni Elmo ang mga nakakabimbing trabaho. Lingid sa kaalaman ng tsuhin niya, ay meron siyang pinapanday na isang espesyal na sandata. Isang lugod na gawa sa purong tanso. Inipon niya ang mga piraso ng tansong nagagamit nila bilang palamuti sa mga ginagawa nilang sandata. Tinunaw ang mga ito at ibinuhos sa isang hulmahang gawa sa putik. Gamit ang mga natutunan, ay unti-unting hinubog ni Elmo ang talim nito hanggang sa makuha niya ang nais na itsura. Agad niya itong ginawa ng sisidlan at hawakan. Balak niya kasi itong gamitin bilang proteksyon, lalo pa at palagi siyang inuutusan ng kanyang tsuhin sa paghahatid ng mga ipinapagawang gamit at kadalasan ay ginagabi na siya sa daan. Sa pagbalik ng tsuhin niya, ay agad niya itong napansin na halos tapos na ni Elmo ang mga gawain. Ang ilan ay nililinisan na lang at ipapadala na sa kanilang mga suki. Aba Elmo, mukhang hindi mo yata sinunod ang sinabi kong magpahinga muna. Pero ayos din yan. Konti na lang ang trabaho natin. Sandali lang at magbibihis lang ako. Wika ng tsuhin niya. Agad nilang tinapos ang mga gagawin nila dahil kinahapunan ng araw na yon ay ihahatid na ito ni Elmo sa may-ari. Inilabas ng tsuhin niya ang isang itak mula sa sisidlan. Wala namang diferensya ang talim nito. Ang ipinaayos ng may-ari ay ang hawakan at ang sisidlan. Habang pinupunasan ng binata ang talim, ay napansin niyang may mga nakasulat na kung ano. Hindi naman niya ito magawang basahin dahil hindi niya yon maintindihan. Tiyo? Alam mo ba kung ano itong mga nakasulat dito? Tanong ng binata, ngunit tinugon siya ni Bencho na wag na lang intindihin ang mga yon dahil magdidilim na. Nang matapos ni Elmo ang gawain, agad na din itong umalis upang ihatid sa kabilang baryo ang natapos na itak. Bagaman karatig sitsyo lang ang paghahatiran niya, ay kailangan niya pang dumaan sa gubat kung saan maraming napapabalitang mga nawawalang tao. Medyo maliwanag pa nang umalis ang binata. Kumpiyansa ito sa daladala niyang itak
at sa ginawa niyang lugod na tanso. Ngunit ang hindi niya alam, nung gabing yon ay susubukin ang kanyang pananalig sa hawak niya na gamit. Sa kalagitnaan pa lang ng paglalakad ay nakakarinig na siya ng mga kaluskos. Kasabay ng mga ito ay ang mga mahihinang pag-angil mula sa kung anong nilalang. Hindi naman niya ito pinapansin at para mawala ang kaba ay sumisipol-sipol siya habang naglalakad. Ngunit habang ginagawa niya ito ay napapansin niyang parang papalapit ng papalapit ang mga nilalang sa kanya. Agad siyang huminto at pinakiramdaman ng paligid. Inikot niya ang kanyang tingin ngunit wala naman siyang makita. Akmang tutuloy na siya sa paglalakad ay bigla na lang may lumitaw sa kanyang harapan na isang nilalang. Sobrang lapit nito na halos nararamdaman niya ang labas ng hininga nito sa kanyang bibig. Napaatras si Elmo at binunot ang kanyang dalang sandata. Ngunit nang tatagain na sana niya ito, ay bigla na lang tumalon papaitaas ang nilalang. Pinili ng binatang tumakbo palabas ng gubat dahil natatanaw na din naman niya ang tahanan ng taong paghahatiran niya ng itak. Nang tumingala siya, nakita niyang bumubulusok papunta sa kanya ang elemento. Aksidenteng natalisod siya sa isang ugat ng puno, dahilan para mapasubasob siya sa lupa at humagis ang dala niyang itak. Maging ang hawak niyang sandata ay nabitawan din niya. Papalapit na sa kanya ang nilalang at inaantay na lang niyang bumaon sa katawan niya ang matatalas nitong mga kuko. Ngunit laking pagtataka niya nang bigla na lang siyang makarinig ng malakas na sigaw na parang nasasaktan. Nang mag-angat siya ng tingin ay nakita niya ang isang lalaking hawak-hawak ang itak. Nakatarak ang dulo nito sa dibdib ng nilalang. Napatulala ang binata at nagbalik siya sa wisyo nang marinig niya itong magsalita. Tumayo ka na dyan dahil hindi ko to kayang pigilan ng habang buhay. Wika nito at agad na ding tumayo si Elmo, sabay takbo papunta sa likuran ng lalaki. Pinanood ng binata ang ginawang pakikipagbuno ng lalaki sa aswang hanggang sa tuluyan niya na itong mapatumba. Agad din niyang pinugutan ng ulo ang nilalang, sabay lingon kay Elmo na noon ay nakanganga dahil sa kanyang mga nakita. Magaling ang pagkakagawa ng hawakan nito ah. Talaga palang maabilidad si Bencho, ano? Tara sa bahay, nang makuha mo na ang bayad at makauwi ka na. Nang marinig ni Elmo na mag-uwi ka ito, ay para ba siyang naging manika na sunod-sunuran. Ni hindi na nito nagawa pang sumagot sa mga sinabi ng lalaki at pagdating nila sa tahanan, agad din itong nagpakilala bilang Mateo. Maraming salamat po, Manong ha. Kung hindi kayo dumating, malamang isa na ako sa mga nawawalang tao dito. Pero, papaano ninyo nalabanan ng ganong kalakas na nilalang? Wika ni Elmo. Napangiti naman si Mateo at agad na tumugon. Hindi ba sinabi sa'yo ni Bencho na isa akong manggagamot? Alam mo to, para sa akin simple na lang ang ganoong gawain. Tsaka hindi pa yun ang pinakamalakas sa mga aswang. O siya, kung handa ka na, tara na. Ihahatid na kita pa uwi. Tugon ni Mateo. Habang naglalakad ay kinuha ni Elmo ang pagkakataon upang mag-usisa. Hindi naman naging madamot sa kasagutan ang manggagamot, maging ang paraan para palakasin ang ginawa niyang tansong lugod ay itinuro din ito. Pwede kong ituro sa'yo kung paano palalakasin yung gamit mo. Pero tandaan mo, masyadong delikado ang proseso dahil buhay ang kailangan at iaalay para mapagana ang orasyon. Wika ni Mateo. Medyo nagdalawang isip si Elmo dahil sa sinabi ng manggagamot. Dahil ni minsan ay hindi pa siya nakapatay ng tao. Pero Manong, hindi pa po kasi ako nakakapatay ng tao eh. Paano po kaya yun? Tanong ni Elmo. Natawa naman si Mateo sa tanong nito at agad na tumugon ang. Teka nga,
Matanong kita, para saan ba yung tansong lugod na yan? Para ba sa tao o sa aswang? Sa aswang po, Manong. Pero masyado po akong lampa para tapatan ang lakas ng aswang eh. Wala na po yatang pag-asa pang lumakas tong gamit na ginawa ko. Malungkot na tugon ni Elmo. At dahil masyado silang naaaliw sa pag-uusap, ay hindi napansin ang binatang nasa tapat na pala sila ng pandayan. Oh, nandito na pala tayo. Sige na, pumasok ka na nang makauwi na din ako. Wika ni Mateo. Inaya naman siya ni Elmo na uminom ng tubig ngunit tumanggi ito. Wag na. Sa bahay na lang ako iinom. Salamat na lang. Nga pala, kung interesado kang matuto, pumunta ka sa bahay kapag wala kang ginagawa. Wika nito sabay paalam sa binata. Natuwa naman noon si Elmo. At nung gabi ding yon, ay halos hindi siya makatulog dahil sa sinabi ni Mateo. Kinabukasan pagkatapos ng kanyang mga gawain, ay agad siyang nagpaalam kay Bencho. Pinayagan naman siya nito dahil wala na din naman silang gagawing trabaho. Pagdating niya sa bahay ni Mateo, ay nakita niya itong nagsisibak ng kahoy sa bakuran. Wala itong damit na pang itaas, kaya lantad ang kanyang balat na punong-puno ng mga tato. Dahan-dahan siyang lumapit dito upang tingnan mabuti ang mga nakasulat. Ngunit laking gulat niya nang bigla na lang magsalita ang manggagamot. Mga dasal ang nakikita mong nakasulat sa katawan ko. Pangproteksyon ng mga yan, bata. Maupo ka muna doon at tatapusin ko lang mga ito dahil parang uulan. Matapos ang ginagawa, ay agad na ding naupo si Mateo sa tabi ni Elmo. Habang nagpupunas ito ng pawis, ay tinanong niya ang binata kung handa na ba siyang simula ng kanyang pagsasanay. Kaagad naman itong tumango. Pumasok sa bahay si Mateo at paglabas nito ay may dala-dala na itong isang makapal na libro. Heto, basahin mo. Siguro naman marunong kang umintindi ng salitang Ilonggo. Wika ni Mateo. Agad naman itong binuklat ni Elmo. Ang mga nakasulat sa pahina ng libro ay mga pamamaraan para bumuhay ng isang gamit na gawa ng tao, kagaya ng medalyon at punyal. Pagtuunan mo ng pansin ang pagbuhay sa punyal, tsaka mo na pag-aralan ng iba, pwede mong dalhin pa uwi ang librong yan. At kung may libreng oras ka, ay pumunta ka dito para sa mga katanungan mo. Wika ni Mateo. Agad din nilang tinapos ang aralin sa araw na yon at nagpaalam na si Elmo. Ngunit pinaiwan ni Mateo ang kanyang punyal. Hindi na nagtanong pa si Elmo at agad niya itong sinunod. Kinabukasan, matapos ang kanyang gawain ay sinimula niyang basahin ang libro. Nakita niya ang mga dasal kaya unti-unti niya itong kinabisa. Napaghahalataan naman siya ni Bencho dahil kung minsan, habang pumapalo ng mainit na bakal, ay nagsasalita ito sa hindi maunawa ang wika. Hinayaan niya lang ang kanyang pamangkin dahil nagagawa naman ito ng maayos ang mga trabaho. Hanggang sa tuluyan na ngang nakabisado ni Elmo ang mga dapat gawin. Agad siyang bumalik kay Mateo upang simula ng pagbuhay ng kanyang punyal. Elmo, hindi magiging madali itong gagawin mo. Tandaan mo, buhay mo ang maaaring maging kapalit sa gagawin natin. Mag-iingat ka at palagi mong sundin ang sasabihin ko sa iyo. Wika ni Mateo. Inaya siya nitong pumunta sa pinakagitnang bahagi ng baryo. Huminto sila sa isang bahay at doon sinabi ni Mateo na ang bahay na yon ay pagmamay-ari ng isang aswang. Biglang nanlambot ang tuhod ng binata at inaya nitong umalis si Mateo. Nung, huwag na kaya tayong tumuloy. Para kasing kinakabahan ako eh. Wika ni Elmo ngunit pinagalitan siya ni Mateo. Hindi itong oras para maduwag ka. Nandito na tayo kaya ituloy mo na. Dito naman ako eh. Kung hindi mo kaya, akong bahala sa'yo. Wika ni Mateo.
Agad niyang ibinigay kay Elmo ang mga dapat nitong gawin. Pinaupo niya ang binata sa pinakamataas na bahagi ng hagdan ng bahay o sa mismong atangan. Nataon naman kasing walang tao doon at alam ni Mateo na magbabalik ang aswang sa kanyang tahanan pagkatapos nitong mambiktima. Diyan ka lang, at kahit anong mangyari, huwag kang aalis sa kinauupuan mo. Hindi ka susuguri ng aswang hanggat nasa pinakataas ka ng bahagi ng kanyang hagdan. Muling wika ni Mateo. Agad itong nagkubli sa isang puno. Pinilit ni Elmo na maging matapang sa kabila ng panginginig ng kanyang katawan. Pinagbitbit siya ni Mateo ng isang garapong asin at inutusang isaboy ito sa katawan ng nilalang na makikita niyang paparating at magtatangkang pumasok sa bahay. Muling lumabas si Mateo sa puno at nagwika ng, Elmo, may nakalimutan akong sabihin. Kahit na akong lumapit ay sabuyan mo pa din ako ng asin. Tandaan mo, walang ibang magtatangkang pumasok sa bahay na yan, kundi ang mismong may-ari. Matapos siya ay agad na din itong bumalik sa kanyang pinagtataguan. Ang hindi alam ni Elmo ay nasa paligid na pala ang kanilang hinihintay. Ilang minuto pa ang lumipas ay may isang aninong nagpakita ngunit hindi ito makilala ni Elmo. Nagulat na lang siya nang bigla itong magsalita ng, Elmo! Anong ginagawa mo dyan? Aba eh, gabing-gabi na nandito ka pa sa bahay ng iba. Umuwi ka na't marami pa tayong gagawin bukas. Wika ng boses. Agad namang napatayo ang binata dahil alam niyang boses yon ang tiyuhin niya na si Bencho. Ngunit kagaya ng sinabi ni Mateo, hindi umalis si Elmo sa atangan ng bahay. Sa halip ay lalo niya pa itong hinarangan. Hanggang sa lumantad ang nilalang at nagpakita ito sa anyo ng tiyuhin niya. Ano ba, Elmo? Hindi ka ba alis dyan? O baka gusto mo pang kaladkarin kita? Pagbabanta nito. Agad na dumukot ng asin si Elmo mula sa garapon at nakita niyang napaatras ang nilalang. Kung sino ka man, pasensyahan tayo dahil hindi ako naniniwalang ikaw ang tiyuhin ko. Wika nito sabay-saboy ng asin sa aswang. Nagsisisigaw ito at akmang tatakbo, ngunit sinalubong siya ni Mateo sabay sakal dito. Elmo, bumaba ka na dyan. Heto, saluhin mo at itarak mo sa likod ng aswang na to. Wika ni Mateo sabay hagis ng punyal ni Elmo. Agad naman itong nasalo ng binata at walang pagdadalawang isip na isinaksak ang lugod sa likod ng aswang. Napaluhod ito, kaya agad na ding binitawan ni Mateo ang nilalang. Ngayon, Elmo, gilitan mo ang leeg niya gamit ang punyal habang inuusal ang dasal na pinakabisado ko sa iyo. Ang dugo ng aswang na to ang magsisilbing alay at ang siyang bubuhay sa pagnanasa ng punyal mong kumitil ng buhay ng mga aswang. Agad namang sinunod ni Elmo ang sinabi ng kanyang guro. Nilaslas niya ang leeg ng aswang gamit ang punyal habang nag-uusal ng mga dasal pang buhay. Nang matapos ang ritual, laking gulat ni Elmo dahil ramdam niya ang malakas na pagpintig ng hawak niyang lugod. Manong, ramdam ko na po ang buhay na ang punyal ko. Nakangiting sabi ni Elmo. Ngunit binalaan siya ni Mateo. Sa oras na gamitin niya ito laban sa isang ordinaryong tao, ay mawawalan ito ng bisa. Tanging sa aswang lang ito gagana. Tandaan mo, Elmo, sa kahit na anong kondisyon, huwag na huwag mong gagamitin ang punyal laban sa ordinaryong tao dahil mawawalan ito ng bisa. Sinunod naman ng binata ang habili ni Mateo. Inakala niya ding magiging maayos lang ang lahat sa kanya, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may matindi palang kapalit ang ginawa niyang ritual ng pagbuhay sa kanyang punyal. Nalaman niya ito mismo kay Mateo nang minsan itong dumalaw sa kanilang pandayan. Humahangos ito at hindi maipinta ang itsura. Elmo,
yung mga kamag-anak ng napatay nating aswang. Hinahanap ka. Agad na pahinto sa ginagawa ang binata at hinila sa isang sulok si Mateo. Teka Manong, paano na to? Baka pati si Manong Bencio mapahamak. Wika ni Elmo. Mas makakabuting lumayo ka muna dito o hindi naman kaya'y salubungin natin sila. Alam kong kaya mo nang makipaglaban sa kanila. Malakas ang taglay mong gamit, Elmo. Panahon na siguro para gamitin mo ito sa nararapat nitong paggamitan. Tugo ni Mateo. Agad namang napagtanto ni Elmo na tama ang sinabi ng kanyang guro. Kaya kinagabihan ay agad na din silang naghanda upang unahan ang mga aswang na tumutugis kay Elmo. At nang gabi ding yon, nakasagupa ni Elmo ang isa sa mga aswang na tumutugis sa kanya. Ito din ang pinakauna niyang totoong laban kontra sa mga aswang. Habang nag-iikot sa baryo ay sinalubong siya ng isang matandang babae. Sa pag-aakalang pangkaraniwang tao lang ito, ay hinayaan niya itong lumampas. Ngunit nang tumapat sa kanya ang matanda, ay naramdaman niya ang pagpintig ng kanyang punyal. Agad niyang nilingon ang matanda at laking gulat niya dahil wala na ito sa likuran niya. Nang muli siyang humarap ay nakita niya itong nakatuwad sa gitna ng daan. Agad niyang binunot ang kanyang lugod. At saktong pagkuha niya nito mula sa sisidlan ay sinugod siya ng matanda. Walang pagdadalawang isip niya itong sinalubong gamit ang kanyang punyal. Nagawa niya itong sugatan at agad na pahiyawang aswang. Bagaman sa braso lang ito tinamaan, ay sigurado na ang kamatayan ng elemento. Dahil ayon kay Mateo, ang talim ng binasbasang lugod ni Elmo ay lason sa mga aswang. Isang maliit na galos lang ay maaari nila itong ikamatay. Pinapanood lang ni Mateo ang ginagawa ng binata at laking gulat nito nang bigla na lang hawakan ni Elmo ang ulo ng aswang at ginilitan ito sa leeg. Halos hindi makapaniwala si Mateo sa ginagawa ni Elmo. Alam niyang unang beses ito ng binata, ngunit para bang batikang mamamatay ng aswang ito kung kumilos. Nang matapos ang laban, agad tinanong ni Mateo ang binata kung paano niyang nagawang makipagsabayan sa bilis ng nilalang, ngunit iisa lang ang naging tugon nito. Hindi ko rin po alam, Manong, pero parang kumikilos mag-isa ang mga kamay ko sa tuwing hawak kong tansong lugod, lalo na kung aswang ang kaharap ko. Pakiramdam ko, hindi ako nakikipaglaban eh. Dito na napagtanto ni Mateo na nagawang pagganahin ni Elmo ang dasal para sa punyal. Alam niya ding magiging mapanganib ito sa binata, kaya nagpasya siyang ituloy ang pagsasanay nito. Sa paglipas ng napakahabang panahon, nagawang kontrolin ni Elmo ang punyal. Maliban sa pakikipaglaban ay tinuruan din siya ni Mateo sa larangan ng panggagamot. Iniwan ng binata ang pagiging isang panday at tuluyang ginampana ng tungkulin bilang mamamatay ng aswang at albularyong kagaya ni Mateo. Naging kilala ang pangalan niya sa buong panay. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang siyang nawala. May mga nagsasabing namatay ito sa isang labanan, ngunit may mga tao ding nakasaksi na buhay pa ito at patuloy na nanggagamot sa syudad ng Iloilo. Walang tsak na impormasyon sa totoong kinaroroonan ni Elmo at ni Mateo. Tanging ang tsuhin niyang si Bencio ang makakapagpatunay ng katauhan ni Elmo at ng pagiging isa nitong manunugis ng mga aswang sa Iloilo. Okay, sayang no? Kung naging series to, napakaganda nito. Kaso nga lang, isang kwento lang siya. Tapos sinabi rin naman ni Ka Bencio na wala na siyang impormasyon tungkol sa pamangkin niya. Pero overall, sobrang ganda ng kwento. Sayang lang, hindi natin nasubaybayan yung mga ginawa ni Mateo para kay Elmo. Pero alam kong solid yan. Kung nasan man silang dalawa ngayon, sana mabuhay pa kayo ng matagal. Yun ay kung buhay pa kayo. Pero kayo,
Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.